good morning, good morning, good morning. Papasok na tayo. Pero mag-ayos muna tayo. Dahil, papasok na ako. Light jacket lang naman ngayon. Hindi naman gano'ng malamig. Kung napapansin nyo naman, palabas pa na ako ng bahay. At syempre, dahil hindi gano'ng malamig, yan, ice yan. Nag-iis na lang. Ice yan. Hindi naman gano'ng malamig ngayon. Ice lang. Hindi, sanay lang tayo. Yun o. Oh. Unang bungad paglabas mo ng accommodation. Siyempre ay sa makikita mo. Sa tagal ko rito. Gaya nga nasabi ko sa iyo. Gaya nga nasabi ko sa vlog. 4 years na ako mahigit dito. 4 years na ako nung December 19. Yan. December lang. December kasi ako dumating dito. Dahil sa tagal ko rito, every year na lang may isno. Nasasanay na. At sa mga gustong pumunta rito na nagbabalak, masasanay din kayo. Dabre, good morning. Bati ka lang. Tuwing umaga, babati ka. Pag may nasalubong ka. Ha? Basic. Jindobre, it means good morning. Kahit na gabi, jindobre pa rin. Kahit na umaga, tanghali, hapon, jindobre pa rin. Pero minsan, ang evening talaga sa kanila, dobre virtue. Yan. Pero dahil sanay na tayo, always din dobre. Kumbaga sa Middle East, nung nasa Middle East pa ako, lagi kong sinasabi, assalamualaikum, assalam. Dito naman, dahil nandito tayo sa parting Europe at iba-ibang lingwahe nila, iba-iba rin ang lingwahe ng bawat country ng Europe. Hindi naman porket sinabi mong Europe is lahat marunong mag-English. May mga ibang part ng Europe na hindi ganun kagaling sa English. Parang dito sa Poland, halos karamihan ng tao rito, priority nila is lingwahe nila. Yeah. May mga tao pa rin naman ditong racist, pero hindi naman ganun kalala. Siyempre, pag lingwahe nila, respeto na lang natin. Yeah, pagbabati ka, jindobre. 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 Diba? Batiin mo lang sila, babati rin sila sa'yo. Ganun man sila kabait dito eh. Yung iba talaga rito, hindi namamansin. At siyempre, pag hindi mo in-approach, hindi ka rin nila i-approach. Ganyan naman ang ibang lahi. Siguro natural na sa ibang tao ang ganun, yung hindi masyadong papansinin dahil hindi mo naman sila pinapansin, hindi ka rin nila papansinin. Ang cute ng aso. Yung dobre. Cute ng aso. Oh, papi. Yeah. Katulad nun, no? May mga naglalakad dito. Napapansin nyo, puro snow pa rin siya. Ganun sila rito. Pag hindi mo in-approach, hindi ka rin nila approach. Pero pag in-approach mo naman sila, batiin mo, babatiin ka rin nila. Anyway, way back 2019, naalala ko lang, nung unang-unang dating ko rito, grabe, nung unang dating ko rito talaga rito sa Poland, 2019, December kasi yun eh, unang dating ko rito, akala ko, bait lang yung lamig niya. So ako naman, syempre, confident ako sa suot ko. Paglabas ko ng airport, yun. Grabe, sabi ko. Eh sakto, paglabas ko ng airport nun. May snow naman, pero hindi siya ganun kakapal. Kasi yung time na yun, sunny day. Pero grabe ang lamig dito talaga. Tulad ngayon, ayan o. January na, pero may snow pa rin. At yun na nga, gaya nga ng sabi ko, may mga tao pa rin dito na minsan racist. Katulad na lang, example na lang, nag-inquire kami sa something immigration, ayan, mga ganun. Sasabihin sa'yo na, this is Poland, speak the language of Poland. Ganon. Hindi ko naman nila lahat. May mga ilan-ilan pa rin naman. Kaya kung pupunta kayo sa bansa nila, I mean kung susubukan yung pumunta sa ibang part ng Europe, respeto ang lingwahe talaga. Yun talaga ang maganda dun. Pero minsan, syempre, kailangan mo rin sumbat. Pero huwag naman sumba. Kaya sabi ko, lahat tayo may kanya-kanyang lingwahe. Kaya respeto na lang natin kung ano yung lingwahe nila. Kasi nandito ka sa bansa nila. At anyway, sa mga nagbabalak nga pumunta rito sa Poland, try nyo lang kung gusto nyo. Wala namang masama eh. Sabi nga nila, paano malalaman na panalo ko sa sugal kung hindi ka naman tumataya. Kaya kailangan mo rin tumaya.